after namin makita yung bullshit behind the record companies and yun sa mga gigs, parang hindi naman to yung glam na inisip namin. The time kasi si Richard yung ano yung manager namin. Sabi namin, gusto na yung title ng album Pilipinas. Kumukontra siya kasi para sa kanya medyo controversial daw. Parang napeko na kami ni Paolo. Fuck it, basta maging Pilipino na lang tayo. Wala namang mas gagandang pangalan bukod sa Pilipinas eh. What better way para panindigan yung pagkatao na panaming the album Pilipinas. Parusa siya tugtugin. Kasi yun yung isa sa mga unang kanta na namin na medyo sumasaliwa na kami sa mga normal na bilang. Kahit alam na namin siya for a few years, iba yung kagat niya. So parang may konting parusa sa every time dito ko na. Parang pumapalag yung kami. Steve, yun yung tropa namin siya from way back. Legend ng mosh pit yan. Nakilala namin siya sa mosh pit. Nakilala siya ng karamihan sa mosh pit. Talagang magkakabutas yung mosh pit kasi sa... Ang tindi lang niya talaga eh. Yun nga, walang internet, wala pang ano ng mga panahon na yun. So, puro kwento lang na parang, nakita mo ba this time nung tinapon ni Steve yung ganun? So, pero yun nga, nangyayari siya talaga eh. Trip siya panoorin from the stage. Kasi dagat ng tao, tapos may kita mo may bilog. Tapos nandun si Steve sa gitna kasi walang dumidikit sa kanya. Alis na siya. Tapos, hindi namin alam kung kailan siya babalik para hindi ka namin makalimutan, pili ka ng kanta. Alam ko about religion yun eh. Tapos yun yung time na kine-question namin yung actually ni Ian yung mga religion. So yun yung nasulat niya at that time. Tapos have anything to do with Steve naman. Ngayon, he ended up being like a Jesus freak. Nagpipreach siya. So ngayon, it really justifies the song talaga kasi in-embody niya yung kanta without even... Parang hindi niya sinasadya. Tawag namin sa mga nakakairitang Pilipino yun, unggoy, no? Monkeys. Pag makulit ka, tapos wala kang manners, walang modo. Monkey ka, di ba? Alam mo yung ganun eh. OJ 8 Grass, si OJ kasi, Asia ni CJ. Dalmisya niya yung papi yun nung panahon na nagsusulat kami para sa Pilipinas. Tapos nakatambay kami sa studio. Tapos kami ni Paolo, naghihimay kami ng damo. Tapos sumalapit sa amin yung aso ni CJ. Inaabot-abotan namin ng buto, kinakain ng aso niya. Mamaya-maya nakita namin, nakahiga na lang ang aso niya. Gumagalaw yung dulo na lang ng mundo at gumagalaw na lang yung dulo ng mundo. Si CJ, nagalit sa amin, no? Tawa lang kami ng tao kasi ngayon lang ako nakakita ng sabog ng aso, sa totoo lang. NS man, simple lang ng NS. Wala siyang title, tapos siya yung pinakabagong kanta. So NS, new song. Ganun lang kasimple. Tapos akala nung iba, may tao or whatever, ganun. Pero sige, bahala kayo kung anong tingin nyo. Mottaka, ano yan eh? Spanish na word ng damo. Mota. Tapos ka, ikaw. So, magdamo ka. Kami yung simple lang talaga eh. Parang kadalasan inside joke or paminsan out of necessity. Kailangan na naroon ng title. Unang maisip. Yun yun. Eh, nag-ano siya eh. Kumapit. Tapos nagkaroon siya ng sarili niyang imahe. So, yun na lang yung binigay namin dun sa kanta. So, yun. Kaya siya nag-end up ng mga ganun. When the moon shines from the heavens above, light grows misty.